Tanong niya, who's your celebrity crush? Ang sa ngayon, no, ang crush kong celebrity ay si... Tanong ni Obvious Thing, ano ang masasabi mo sa mga taong gusto rin gumawa ng channel na may takot sa kanila, baka hindi successful? Tanong naman ni Bench Vito, bilang isang YouTuber, ano ma-advise mo sa mga tao na ayaw na mag-aral kasi gusto na lang nila gumawa ng video sa YouTube? Nakailang questions na ba tayo? Baka magiging ilang parts na tong Q&A na to. Tanong ni MD Pati Kuya, nanood ka ba ng anime? If ano pong mga napapanood nyo? At ano yung pinaka-favorite nyo? Hindi na ako nanonood ng anime ngayon. Ang huli ko napanood ay Dragon Ball Z. Dati pa yun, bata pa ako nun. Pero ngayon, wala na ako napapanood. Ang mga napanood ko lang dati, ano ba mga usong anime na Hunter x Hunter, Dragon Ball Z, yung may yoyo, Flame of Reka. Pero pinaka-paborito kong anime eh, Dragon Ball. Tamaan ako ah. Tanong ni CY, maganda ba si Riva Canary para sa'yo? Oo, maganda naman si Riva. Tsaka nakita ko na sa personal yan eh, schoolmate ko yan eh. Tanong ni Jade De La Cruz, sa tingin mo po saan mas na-attract ang mga boys like you? Sa itsura po ba or sa ugali? Sa una, sa itsura syempre. Lahat naman siguro, kahit naman siguro babae, ma-attract kayo sa guwapo, no? Sa mga malulupit na katawan na lalaki. Syempre, ganun din sa lalaki, na-attract kami sa mga magaganda, sa perfect body kung gusto nyong tawagin na ganun. Pero at the end of the day, gabi na. Joke lang. Pero yun nga, at the end of the day, kahit gaano pa kaayos yung tsura niyan, kahit gaano pa siya ka-perfect, no? Gaano sabi ni Ed Sheeran, mawawala lahat yan kung ugali niya pangit. Napakaganda mo, para kang prinsesa, para kang anghel, tapos yung katawa mo, napaka-sexy, pero yung ugali mo. Ang pangit ng ugali mo, mukhang anghel, ngunit ang asal mo. Sayang yung ganda mo, sayang yung pagka-perfect mo kung yung ugali mo ganyan. So, para sa akin, ugali ang mas trip ng karamihan na lalaki. Tanong ni KJ, sakit na nalamunan ko. Ano mas okay na age ng partner mo? Okay lang ba sa'yo mas older or younger? At bakit? Ilang years na? Hindi naman masyadong importante sa akin ng age, no? Wag lang sobrang tanda sa akin at sobrang bata sa akin. Older or younger, okay lang sa akin yan. Ilang years na gap ang ideal para sa'yo? 5? Meron ako mga kilalang 10 years na gap, no? Pero pag tinignan mo sila, mukhang okay pa rin naman. Yun, so? Yun. Sakit ng lamunan ko. Pang ilang tanong na to, nakarami na ako. Tanong ni Cristel Zita, Kuya Neil, kung ano po bang pinapakita nyo sa harap ng camera, yun ka rin po ba sa totoong buhay? Oo, somehow. Somehow pa siya eh. Oo, ganun pa rin naman ako sa totoong buhay nga. Gaya nga sabi ko, somehow. Pero mga kaibigan, hindi kasi ako, hindi ako sobrang kulit sa totoong buhay. Tahimik lang ako na tao. Mahiyain kasi ako. Kaya, ayun, sa harap ng camera, medyo makulit ako kasi, syempre, kailangan ko ma-entertain kayo. Sa totoong buhay, may mga times pa rin naman na ganun ako kulit, ganun ako kadaldal. Pero syempre, mas ako dun sa camera kaysa sa totoong buhay. Pero, yeah, ganun pa rin ako. Wala namang bago sa akin. Tao ako sa harap ng camera, pero unggoy ako sa... Tanong ni Francine Sese, what kind of music yung pinapakinggan mo? Like, do you like OPM songs or what? Talaga namang may mga like-like pa siya. Like, do you like OPM songs or what? Perry bro, do Jung Perry, it's so lit kasi like... You know, I like listening to all kind of music, you know. I listen to OPM, I listen to rap, to... Hindi, pero nakikinig ako ng kahit anong genre, kahit anong klaseng music. Basta trip ko, papakinggan ko. Hindi na importante kung anong bansa pa yan o kung anong genre yan. Basta trip ko, nagustuhan ko yung tunog, papakinggan ko yan. Like, listen to it. Tanong ni Claire Ruz, may nagpa-picture or autograph yun? May nagpa-picture or autograph na ba sa'yo ng mga fans mo, kuya? Wala pa ho. Pero may isang nakapansin sa akin sa isang school sa Makati yata. O Tagig, hindi ko maalala. Nag-exam kasi ako nun. Tapos nakasalubong ko siya sa hallway, sabi niya. Uy, kuya, ikaw yung napanood ko sa YouTube, di ba? Ikaw yung kumakain ng Jollibee. Tapos ako, yung reaction ko nun, men. First time eh. Hindi, wala naman akong hindi naman ako sanay na ganun. Sabi ko lang... Nanonood ka? So, yun, no? Isa lang, isang beses pa lang. Tsaka matagal na yun. Wala pa yata akong 2,000 subscribers nun. Tanong ni Rina Garcia, gaano mo kamahal yung ginagawa mo? Sobra kong mahal. Gaya ng nasabi ko, di ba? Gusto ko, mula nung bata pa ako, mahilig na ako gumawa ng videos. And, yun. Hanggang ngayon, gustong gusto ko pa rin kaya. Mahal ko siya. Mahal din kita.
Mahal ko kayong lahat. Bro, what are you talking about, man? Mahal na ng gasolina. Sabi ni Reg Reviews, wow, si Neil pala to na dyan nitrine before. Sino to? Ah, oo, kilala ko to. Schoolmate ko to nung high school. Ayun. Ask ko lang, men, how do you deal with failures, bashers, etc. More power, pre, and check out rin my channel soon. Binigagawa mo. Check nyo yung channel niya, mga kaibigan. About shoes, kasi chinek ko ngayon yung channel niya. Kung mahilig kayo sapatos, check nyo at subscribe kayo sa kanya. Tanong niya, how do you deal with failures, bashers? Men, bashers, walang kwenta yung mga bashers na yan. Sa akin, sa experience ko sa simula, pag nakatanggap ako ng mga bashers, yung mga hateful comments, hate comments. No, basta yun, alam nyo na yun. Nung nakatanggap ako noon, wala yung motivation ko na gumawa ng videos kasi parang sabi ko, ayaw ng tao yung ginagawa ko, parang itigil ko na kaya ito. Pero pag tumagal, masasanay ka rin naman kasi sa dami-rami na nagko-comment sa'yo, mas pinansin mo pa yung hate comments. Parang hindi naman deserve ng basher na mapansin mo siya. Mas okay pansinin yung mga positive comments sa'yo kesa mga bashers. Gaya nga nasabi ko sa last Q&A ko, focus ka sa ginagawa mo, tuloy mo yan. Kung masaya ka, tuloy mo lang yan. At kung nakakapagpasaya ka ng tao at wala ka namang masasaktan, wala ka natatapakan, tuloy mo yan. At yeah. Yung tungkol sa bashers lang talaga yung sinagot ko eh. Tanong ni Denzel Horlador, anong goal mo sa channel mo ngayon 2019? Shoutout na rin natin yan. Shoutout sa'yo, Denzel. Bet, tropa tayo eh. Teammate kita nung nag-intramps eh. Goal ko sa channel ko ngayon 2019, YouTube, ang pinaka-goal ko lang naman sa YouTube talaga is makakuha ng 100,000 subscribers. Pero kung gusto mo medyo pang showbiz yung sagot natin, ang goal ko talaga sa YouTube, lalo na ngayon 2019, ay, men, to inspire other people, hindi lang porket kain ako ng kain sa harap ng camera, porket daldal lang ako ng daldal. Wala na akong pake sa ano. Gusto ko rin kahit papano ma-inspire yung mga nanonood sa akin. At I want to touch lives. Wow, talaga namang kala mo. Professional. Ano yun? Yung kala mo? Gusto ko kahit papano makapagbigay ng inspirasyon sa mga nanonood sa akin. Yeah, yun lang, yeah. Tanong ni Virgit T, ano yung one thing na ibibigay mo sa peres mo kapag stable na yung sweldo mo sa YouTube? Wala, no idea. Hindi ko alam kung ano. Pero ang dami kong gusto ibigay sa parents ko eh. Siguro, ayaw, hindi ko na lang isi-share. Pero marami akong gusto ibigay na bagay sa parents ko pag medyo lumaki-laki yung sahod ko sa YouTube. Kahit naman hindi sa YouTube, basta lumaki yung income ko, no? Lumaki yung pasok ng pera sa akin. Marami akong bagay na gustong ibigay sa parents ko. Para lang naman kahit paano makabawi sa kanila. Tanong ni Shelly Shoes A, sino ang pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? Bakit? Ba't ako tinanong mo? Dapat kay Kimpoy mo tinanong to. Sino ang pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? Siguro ang pipiliin ko ay yung mahal ko. Kesa dun sa mahal ako. Kasi parang sakit naman pag pinili ko yung mahal ako dahil lang mahal ako. Pero hindi ko naman siya mahal. Parang bigay lang siya ng bigay. Ako wala akong binabalik sa kanya. Wali yun. Ganun pa rin naman sa mahal mo. Masakit din para sa akin yung ako lang nagmamahal tas siya hindi niya ako mahal. Pero mas okay na lang sa akin yung masaktan ako. Kesa dun sa yung babae yung sasaktan mo na mahal ganya. Tas ikaw wala kang binabalik na pagmamahal sa kanya. Hindi ko kaya yun. So yun, pipiliin ko ang mahal ko. May binigagawa mo. Yun, ang gulo eh. Tanong ni Lex Hernandez, kuya, ano pong gamit yung sabon o routine ng fresh mo kasi? fresh. Nakita mo na ba yung mga vlogs ko? Mukha ba akong fresh doon? Anong gamit kong sabon? Isa lang naman ang ginagamit ko sabon mula noon hanggang ngayon. Ginagamit ko ay yung Kojic, no? Kojic ba tao doon? Kojic? Sabi nila nakakaputi daw yon. Hindi ko alam kung totoo yon pero ginagamit ko lang siya kasi mabula siya. yun lang ginagamit ko. Kojic soap. Kojic. Ewan, basta yung orange. Sabi ni Vanji, may girlfriend na si Kwang Soo, kailan kaya si Kuya Neil Richard? Sa mga hindi pala nakakilala ay Kwang Soo, isa siyang member dun sa pinapanood kong Korean variety show. Basta, kung wala kayong pake dun, hindi nyo na kailangan pang malaman kung sino siya. Yung, tanong naman niya, kailan kaya si Kuya Neil Richard, no? I don't know, baka ngayon taon. Tanong ni Daniel ang maganda ba ako? Oh, super ganda mo, napakaganda mo, kitang-kita ko yung picture mo. Letter D. Yeah, maganda ka kahit di kita nakikita. Tanong ni Kaloy TV, nagbo-basketball ka ba? Opo, nagbo-basketball ako. Pero ngayon, di na masyado kasi di ko rin alam eh. Tanong ni Natalie Francisco, anong kampo gamit nyo para po sa mga beginner na vlogger? Ano pong suggest nyo? Ang camera na gamit ko ngayon ay yung Canon G7X Mark II. Pero gumagamit ako ng lapel mic para mas okay yung tunog kasi itong mic na ito. Parang
Ewan ko ba? Para sa mga beginner na vlogger, anong pong suggest nyo? Kung meron kayong phone, yan, lagi ko sinasuggest yan. Kung meron kayong phone na maayos ang kuha, napapakita yung mukha nyo ng maayos. Kasi kung vlogger ka, syempre mukha mo lagi ang nakafocus dyan. Kung meron kang cam na gano'n, na nagagawa pa naman yung gusto mo, yung napapakita pa naman kung ano yung gusto mo ipakita sa video, doon ka muna mag-start. Hindi mo naman kailangan ng malulupit na camera sa simula. Ako, nagsimula ako sa SLR, pero hindi ganun kaganda yung video noon. Walang flip screen yun. Wala rin akong gamit na mic noon, pero ginamit ko yun kasi yun lang yung meron ako. Yun lang kaya kong gamitin na pang start. Pero nung tumagal, syempre nakaipon-ipon ako. Bumili na ako ng better na camera. So, yun. Kung beginner ka pa lang naman, hindi mo kailangan mag-invest sa mga mamahalin na camera, laptop sa simula. Gamitin mo lang kung anong meron ka. Yun. And there you have it, mga kaibigan. Men, naka-isang oras tayo sa pag-film. Kaya mag-focus, ha. Oh, basta, naka-one hour tayo base dito sa ano ko, recording app ko. Haba nung Q&A na to. Paano ko i-edit to? So, yun nga. Yun yung mga sagot na nabasa ko. Sinimulan ko yan sa pinakasimula hanggang sa mga bagong questions. Kaya pasensya na sa mga hindi ko nakuha ang tanong. Pero dito may mga nilista ako. Ngayon ko lang nilista to. Binasa ko lahat ng questions nyo. May tatlong most asked questions dito. Sasagutin natin ngayon. Hindi ko na babanggitin kung sino yung mga nagtanong. Ang una ay, anong video editor ang gamit mo? Ang video editor na gamit ko ho ay Adobe Premiere Pro CC 2018. Nakalagay lagi yan sa description box ko. So, please, no? Basahin nyo kasi minsan yun nasa description box. Kasi andun yung ano ko, yung frequently asked questions. Anong camera gamit ko tsaka yung video editor? Nilalagay ko lagi yan sa description box. Pangalawang most asked questions ay, anong pinakapaborito mo sa lahat ng mga namukbang mo? Sakit na nalalamunan ko. Pinakapaborito ko sa lahat ng mga minukbang ko ay yung mga first time ko lang makain, yung mga bibihira ko lang matikman kasi ang mamahal, men. Mahal? Gusto nyo mura? Yun siguro yung pinakapaborito ko sa mga namukbang ko, yung mga first time kong binili, Domino's, Krispy Kreme, ano pa ba? Basta, yun. Tsaka, pinakapaborito kong minumukbang ay yung Jollibee kasi men, ang sarap talaga ng Jollibee. Talagang wow na wow. At huli, at yung pinakamaraming tanong ay related lahat sa girlfriend, no? Mga kaumay, itong mga tanong na girlfriend na to, ayoko sanang ano to eh. Para sa akin, hindi ko na dapat sineshare pa sa inyo kasi personal na ano to eh. Personal na bagay para sa akin to eh. Mas gugustuhin ko maging private na lang tong ganito kaysa sa ishare ko pa sa inyo. Ayun lang. Ayoko lang talagang ano. Kasi marami nagsasabi sa inyo na ikwento ko yung past ko. Pasensya na, pero hindi ko gagawin yun. Mas gusto kong sa akin na lang yun. O sa amin na lang, sa mga kaklose ko. Yung tungkol sa mga past ko. Pero sige, sasagutin ko yung mga tanong dito. Maikli lang, di na masyadong detalyado yung sagot ko sa mga tanong na to. Ang tanong, nagka-girlfriend ka na po ba? Opo, nagka-girlfriend na po ako. Yun na yun. Di ko na si-share ko anong story niyan. Sunod, may girlfriend ka na po ba ngayon? Wala po akong girlfriend ngayon. Ready ka na ba magka-girlfriend? Kung oo, kailan? Bukas? Joke lang. Oo, ready na ako magka-girlfriend, no? Kailan? Anytime? May chance ba na maging girlfriend mo ang isang fan mo? Ito na naman yung mga sinagot ko nung mga unang tanong. Opo, meron pong chance, no? Meron. Yun na yun. Oh, girlfriend naman yung tanong nyo eh. Feeling ko pinagtulong-tulong-tulungan nila ako kanina eh. Anyway, mga kaibigan, dito na natatapos ang ating Q&A, no? Napakahabang Q&A na ito. So, yun nga, maraming salamat sa panonood ng video na to. At sana nagustuhan nyo lahat na sagot ko. Sana ay nasagot ko ng maayos. Kung hindi, like and subscribe! At ayun nga, bukas, ano ba ngayon? January 7 ngayon, bukas, bubunutan ako ng wisdom tooth. Yun, no? Babalik na lang ako pag magaling na siya. At sa mga nag-aabang ng mukbang videos, kalma lang kayo, wag muna kayong umalis, no? Babalik pa yung mga mukbang na video natin. Antay-antay lang kayo, no? Antay ko lang talaga gumaling yung bunot ng wisdom tooth ko, tapos balik na tayo. Yun, maraming salamat sa panonood. I will see you again on my next video. Hopefully, very soon. Peace. Forget all the haters that said I couldn't do it. I said I'd count to 30 and you know I'd really do it. I'm that boy, that's my boy. And I love to count, I'm that boy, that's my boy.